Okay, so pagpakita ko po kung paano papalitan ng RAM itong Acer E1 471. Yan po yung model ng laptop na ito. Okay, so yung unang gawin po natin ay tatanggalin po natin yung battery. Ito po yun, oh. Ito po yung isa slide natin para matanggal po yung battery. Yan. Yan. Ito po yung battery niya. So, sunod natin gagawin kasi nandito yung sa part na to. Dito yung RAM, tsaka dito yung hard disk. Yung pinaka lock niya, itong tatlong screws. So, kailangan mo ng maliit na screwdriver dito para matanggal to. So, tanggalin natin, ha. Okay, so natanggal na po yung tatlong screw. Dito po nyo ililip para ma kuha po itong cover. Yan. Yan. So, ito po yung hard disk. At yung random access memory niya. Ito po yun. Yan po. Yan. Ito po yung memory niya. Yan. Okay, so hindi pa po yung pinaka-number niya. Hindi pa po yan. Okay, so tanggalin natin yan. Ito yung nag-hold ng RAM. Ito po yun. So, dalawa po yan. Lapit natin. Okay, yan. Okay, so side lang po para umangat. Yan. So tapos left. Okay, so ito na po yung pinaka memory. So 2 gigabytes po ito. Yan. So tingnan natin. So dapat nakukuha natin yung specification ng RAM natin para gumana. Okay, so yan. 2 GB 1RX8 PC3. Yan po. -10 600S, -9, -11 B2. Yun po talaga yung hahanapin natin na RAM. So okay. So take note lang niya natin saka tayo maghanap ng extra RAM. So naghanap po ako online ito at salamat sa Diyos may nakita tayo na ganito rin. So tingnan natin. So nabili ko sa online, mag-order na po kasi ako. Ito po yun, oh.
Yan, yan po. Yan mo na order ko online. So, tingnan natin yung na-order ko. Yan. Maganda naman. Use po ito. Use na po. Kasi parang limited na yung availability ng RAM na ito. So, buksan natin. Okay, so compare natin doon. Ay, sorry. Yan, compare natin. Kung titingnan nyo yung nakasulat na sa itaas, eh, may diferensya lang po na sa last number B1 tsaka B2. Yun po. Tsaka yung second line na nakasulat, may difference naman po na yung it's empty. Meron po dyang S6C. Yung built-in itong laptop, S6C. FRHC, yung nabili ko online i S6B. Kinausap ko yung seller. Yung seller, sabi niya pareho lang naman. So, binili ko na po. At yan na po, dumating na. Ito na po yun. So, lagay natin para try natin yung ano, resulta. Una po natin ilagay itong built-in niya. Okay, so align lang natin dyan. Align lang. Hindi lang po niyan mabaliktad. Yan. Pagka diin doon, saka mo siya i- press down. Yan. Good na po yun. Tsaka ito na rin. Meron naman siyang parang slit dyan. No? Doon po niyo titingnan kasi may part po dyan na may ano din siya. Parang pang ano dito sa slit na to. So hindi yan pwede yan babaliktad kasi yung slit hindi magkasya doon. Okay, so lagay na rin natin yan. Tulak ng konti. Yan. Tapos press down. Yun. Okay, so yan na. Gagawin natin. Sarado natin to. Tapos, papaanda rin natin ulit. Okay, so. Careful lang tayo dito pagka mabasag. Yan. Okay, so, mamaya ko na yan i-lock. Tapos, lagay natin yung battery. Dito. Yan po. Tapos, diin lang. Yan. Okay, we're ready. Paanda rin natin. Yan. So, hopefully, walang problemang lalabas. Okay, power up natin. Yan. Okay.
So, expected na pag naka dagdag na tayo ng RAM, hindi na mag-freezing itong laptop na ito. Kasi yung mga sites ngayon, mabibigat na. So, pag yung luma mo na laptop iginamit, talagang kukulangin, kakapusin yung RAM. Kaya, hihina yung performance ng laptop. Okay, so, yung gawin lang natin, tingnan natin kung okay na ba yung RAM natin na ano na ba siya, counted na ba siya doon sa PC, nag-match up ba siya. So, kunting pasensya lang talaga pag maluma na yung laptop mo, no? So, login tayo. Okay. So, nakaka-excite din na magagamit mo pa to kasi nagagamit ko to mag 9 years na. Okay, so satisfied naman ako sa performance ng laptop na ito. Kasi kahit 9 years old na to, wala pa tong major parts na ni-replace. Walang ito ngayon, gumagana pa to lahat. Itong DVD niya dito, ROM niya, gumagana pa lahat. So, okay, so andyan, ready na siya. So, punta tayo dun sa File Explorer. Okay, so, ayan, so, exciting, magana na siya, oh. Okay, so, masyadong maliwanag, ayan. So, sa this PC, mayroon po dyan dito, so, bandang kaliwa. Check natin yung properties. Properties. Okay. So, yan na yung properties. Okay. Maximize natin. Yun, tingnan natin, oh. Yan. Yung processor. Intel Core i3. Oh, mabilis no. Noong 2012, mabilis to. Yung installed memory niya, yun yung naka dagdag no, naka tulong kasi yung RAM niya 4 gigabytes na. Okay, so yun. Excited akong gamitin yung ito na po siya. Tingnan natin yung improvement kung meron man. Try natin mag-internet kasi mabagal talaga to siya pag nagbo-multiple windows ka na. So subukan natin YouTube. Yan, tapos mag-open din tayo ng Facebook. Yan, kung mabagal yan, maybe sa internet na po yan. Yung mabagal. Yan, so yan na po. Buka natin Facebook. Facebook din tayo. Sa yung ginagamit natin. Okay, yan na siya. Naluload na siya. And open na rin tayo ng Google Chrome browser. Dalawang browser gamitin natin. Tingnan natin kung hindi siya nag-freeze pa ba siya. So, okay. So, ayun na. Dati, yan. Hindi yan. Ganyan, ha. Nailoload niya ng mabilis. Wow. Okay. So,
try na rin natin mag-open ng yan. Oh. So YouTube, YouTube din tayo dito. Check natin kung mabilis na ba siya. Yan. Okay. So, ito, hindi na siya nakikita natin. Hindi na siya, no? Immediate na siya. Hindi na nag-freeze yung screen, yung display niya. Pagliwi pa tayo dito sa Firefox, yan, diretso na rin. Subukan pa natin ulit mag-open ng ano, application. Dito naman Word. So, yun yung ginagawa natin. Yan. Tapos, tingnan rin natin kung ano nangyari doon sa performance niya. Okay, so. Pero, satisfied ako sa improvement niya ngayon. Kasi dati nagagamit ko dalawang window lang sa isang browser. Ngayon nakita natin sa Google dalawang window tayo, tapos sa Mozilla dalawang window na rin, tapos may na-open na rin tayong isang app ng documents. Okay, So far, maganda yung naging performance ng additional na RAM natin. So, tingnan natin yung Okay, so far, yung memory natin, pandang dito, 65% pa lang po na nagagamit niya. Okay, so, performance sa memory, makikita natin, wow, so ito po yun, no? Okay, so yung in-use dito, 2.5 pa, tapos may available pa 1.3 gigabytes. So yun po yung resulta, nakatulong po talaga yung dinagdag dati na, no, na RAM. So, problem solved dun sa mahinang performance ng laptop na ito. So, katulong yung additional memory niya. Okay, so, salamat po sa panunood. At may time na ako na i-enjoy itong bagong improvement na ng laptop na ito. Okay, so, huwag kalimutan mag-subscribe para po sa next na mga videos na i-upload natin. And see you soon. Bye-bye.